Magandang araw mga San Rafaelenos. Sa unang termino ng aking panunungkulan bilang punong bayan ng San Rafael, ay masasabi kong pinagpala ng Panginoong Diyos ang ating bayan. Hindi naging mahirap na marating ang kasalukuyang katatagan ng bayan dahilan sa maayos at matibay na pundasyon ng mga namuno ng nakaraang panahon. Ito ang naging dahilan na magawaran ang San Rafael ng Seal of Good Housekeeping ng Department of Interior and Local Government sa nakalipas na dalawang sunod na taon. Ito ay pagkilala sa mabuti at hayag na pamamahala at wastong paggastos at paggamit ng pera ng bayan. Yan ang tinatawag na good, transparent, and responsible governance. Pinagtutuunan ko ng pansin sa ngayon ang paghihikayat ng mga mamumuhunan na dito maglagay ng kanilang hanap buhay ng negosyo upang magkaroon ng maraming oportunidad na trabaho para sa mga San Rafaelenos. Tuloy-tuloy ang ginagawa nating development projects katulad ng moderno at maayos na mga pasilidad, mga maayos na daang lansangan. Kaakibat nito ay ang patuloy na suporta sa edukasyon upang maihanda ang mamamayan sa itinatadhana ng umuunlad na bayan. Hindi natin pinababayaan ang sektor ng agrikultura sapagkat karamihan sa ating mamamayan ay mga nabubuhay sa pagsasaka. Ang ating Municipal Agriculture Office ay aktibong tumutulong na mapasigla at mapaunlad ang sektor ng agrikultura na naging dahilan upang maging one of the most outstanding municipal agriculture offices in the Philippines. Tatlong outstanding agriculture extension workers natin ay nagawaran ng parangal sa ngalan ng ating mga magsasaka na mga bossing ng palayan. Tanging ang bayan ng San Rafael ang nagawaran ng pagkilalang nasyonal sa Agri-Pinoy Rice Achievers Award ng Department of Agriculture sa Lalawigan ng Bulacan for 2011. At muli, ang San Rafael ay tanging nominado ng Lalawigan sa taong 2012. Mayor, mahal naming Tita Lorna, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat lahat ng mga nagawa nyo sa amin ay pinakikinabangan ko, hindi lang po ako, sampu ng aking pamilya at mga anak. Na sa ngayon po ay sila ay talagang naipagmamalaki ko sapagkat sila po ay mga tapos na. Nasabi ko nga sa inyo noon, ako hindi po ako nakapag-aral pero proud na proud po ako sapagkat yung hindi ko na abot na tagumpay ngayon ay na ikawan ko sa aking mga anak sa tulong at pagsuportan niyo po sa mga kamukha kong magsasaka. Nakapagpagawa tayo ng 80 small farm reservoirs o water impounding at naisaayos muli ang dating 40 small farm reservoirs sa 11 barangay sa ating bayan. Ang bayan din natin ang pioneer sa kampanya sa organic agriculture sa pamamagitan ng pamamahagi ng Vermi o African Night Crawlers, yung bulati ito. Patuloy din ang pagbibigay sa mga pagsasanay at dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Kursong palay check systems, organic farming methodologies and principles sa 34 na barangay sa ating bayan. Ang banner program for food security ng ating bayan ay ang pamamahagi ng hybrid rice seeds at certified seeds sa mga magsasaka na kasama sa master list ng ginagabayan nating mga magsasaka. San Rafael din ang nagawaran ng parangal bilang pinakamalinis at luntiang bayan sa Lalawigan ng Bulacan taong 2011. Naitayo rin natin at functional ang ating Materials Recovery Facility o MRF kung saan ang ating nabubulok na basura ay ginagawa nating organic fertilizer. San Rafael din ay nabigyan ng pagkilala sa most streamlined system sa pagbibigay ng business permits ng Central Luzon Growth Corridor Foundation. Naglunsan din tayo ng programang Kaanghel upang ipaalala sa ating mamamayan, lalo na sa kabataan,
ang kahalagahan ng wastong pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makabayan, makakalikasan, at ang pagiging responsable at disiplinadong mamamayan. Hindi natin pinababayaan ang paghubog sa mga kabataan, sa mga scholarship programs. Daan din ito upang ang lumang munisipyo ay maging sangay ng Bulacan Polytechnic College at magbigay pagkakataon sa mga kabataan na matuto ng technical at vocational courses para makapagtrabaho sila. Ako po si John Paul Concepcion ng Barangay Tambubong, estudyante ng Bulacan Polytechnic College, San Rafael Campus, at nag-aaral ng kursong Computer Hardware Servicing. Malaki po ang naitutulong sa amin ng programang scholarship dito, Lorna. Tulad po nun, pagkakaroon pa lang po ng inspirasyon na may tumutulong sa'yo para matapos yung pag-aaral mo, malaking bagay na po yun para po sa amin. Tulad po ng pagtulong po niya, hindi po siya basta tulong lang po sa iisang tao, kundi po sa maraming estudyante pa po na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po, Tita Lorna, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng scholarship tulad nito. At ito po yung nakapagbibigay sa amin ng inspirasyon upang ipagpatuloy at tapusin ang aming mga pangarap. Malaking tulong po ang scholarship program ng munisipyo ng San Rafael. At ako po ay natutuwa po na mapabilang po sa daang-daang kabataan na naging scholar ni Tita Lorna. Sapagkat ito po ay naging kaakibat po at katuwang ng aking magulang upang ako po ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Nais ko pong magpasalamat sa ating pong butihing mayor na si Tita Lorna Silverio sapagkat napakarami pong pangarap ang nagkatotoo at natupad dahil po sa inyong programa. Ang sektor ng senior citizens ay hindi natin pinababayaan sa larangan ng kalusugan at benepisyo. Sa tulong ng Department of Social Welfare and Development ay nakapagbibigay tayo ng social pension na 500 kada buwan sa gulang ng 70 at pataas sa 90 senior citizen, at ito ay palalawakin pa upang maabot ang higit na bilang na mabigyan ng benepisyong social pension. Unang-una, ang mga senior citizen, siguro matatanda na yan at mayroong tinatanong silang hotel na o nakikita nila yung magandang program sa kasalukuyan ngayon. Ngayon, kung maipagpapatuloy yun, talagang higit na gaganda pa uli ang San Rafael, lalo na dito makakatulong na higit sa mga senior citizen. Umasa po kayo na kami nasa lingkod ninyo, Yun po ang hindi po kami tumitingin sa anumang bagay, o hindi po kami tumitingin doon sa magandang gawain ng ating mayora. Ang mahihirap nating kababayan ay mayroong 457 pamilya ang kasama na tumatanggap ng benepisyo sa Pantawid Pamilya Program ng Department of Social Welfare and Development. Madadagdagan pa ng 1,900 pamilya sa taong ito ang matutulungan na maging bahagi ng 4-Ps program. 30 pamilyang walang bahay naman ang nabigyan natin ng libreng pabahay sa ating partnership with Gawad Kalinga. Meron tayong kaanghel na may-ari ng lupa na nagbigay ng donasyon ng 1 hektaryang lupa upang maging daan na maitayo ang GK Hope Village. Na 30 bahay naman ang donasyon din ng 1 kaanghel na Pilipino na naninirahan sa Amerika. Magtatayo pa tayo ng 30 bahay na karagdagan. Ako po si Merly Oribiada, na benepisyari po ako ng GK ng San Rafael, Bulacan, sa tulong ni Tita Lorna ng mayor namin. Masaya kami at nandyan tinulungan kami ng aming mayor na mabait at matulungin. Siya lang ang talagang pag-asa namin. Tita Lorna, maraming pong salamat sa binigbigay niyo sa amin na ganitong bahay at yung tulong sa amin. Maraming pong salamat. Patuloy din ang matatawag nating isang legacy project, ang Arterial Road Bypass na maglalapit sa ating bayan sa North Luzon Expressway
na naging mahalagang advokasya ng inyong lingkod ng panahon ng aking panunungkulan bilang kinatawan sa Kongreso. Ang bahagi ng daang ito ay magsisimulang gawin mula Bustos hanggang Barangay ng Maasim sa San Rafael sa kalagitnaan ng taong 2013 at matatapos bago dumating ang 2016. Sa aking mga minamahal na kababayan, tulungan niyo po ako at sama-sama nating abutin ang ating pangarap ng isang maayos, payapa at maunlad na bayan para sa ating lahat. Bawat mamamayan ng San Rafael ay may pananagutan sa kinabukasan ng ating bayan. Halina at makiisa sa mga programang mag-aangat sa ating bayan. Iisa lamang ang ating bayan. Halina at magmalasakit. Ikarangal na ikaw ay kaanghel. Ikarangal na ikaw ay San Rafaelenyo. Atin ito.